Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropo ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, yun, for today's video, yun pa na bagong araw na naman, and yun, and for today, naisip ko rin. Ang pag-usapan natin ngayon is yung part 2 ng mga uri ng profesor. Yan, no? So, usapang eskwelahan naman tayo. And, syempre, hindi naman din papahuli ang mga uri natin, ng mga estudyante. So, yun yung susunod na. In-announce na agad. So, yun, ito sigurado maraming makakalit nito. Syempre, maraming mga nag-aaral ng tropa cool out there. So, yun, siguro pwede nyo ilabas dito yung mga kakak nyo o yung mga sama nyo ng loob sa mga professor, comment nyo lang yung below. No? So, kung siguro magpalit kayo ng pangalan dun sa gagamit yung account. And, yun, tara, kwentuhan tayo. And, yun, yung muna natin sa mga uri ng professor, is yung tinatawag kong reporter's notebook. Reporter's notebook, yan. Ito yung mga uri ng professor na, ano, na halos hindi na nagtuturo. No? So, wala sa inyo yung ginagawa, kundi magpa-report. No? So, bibigyan lang kayo ng topic. No? So, kung halimbawa pagpasok ng semester, yan, magbubunutan kayo. O kaya kayo bahala mag-grupo sa sarili nyo, buong klase kayo. No? So, ang gagawin niyan, eh magbibigay lang siya ng topic. So kung halimbawa sabi niya hatiin niyo mga sarili niyo o i-grupo niyo yung mga sarili niyo sa 10 yan, o kaya magbibilangan, depende sa kung paano discarte niya. Tapos magbibigay lang niya ng topic. Ang mangyayari ngayon, kayo magre-research about doon sa topic na yun. Tapos kayo mag-discuss, gagawa kayo ng PowerPoint, tapos yun, kayo magre-report ng about dun sa topic na yun. So, medyo, ano yun ito, dahil, yun, parang, ano ba, parang nag-self-study kayo. Parang ganun yung mangyayari. Magsa-self-study kayo, and then, parang kayo na yung magiging professor. Diba? Ang malupit dito, hindi naman kayo sinestudyuhan. Sasakit lang yung ulo nyo kaka-research. Tapos, kapag nagtanong yung professor na yun at hindi ka makasagot, babalik ka next week. Yan, kaway-kaway po sa professor ko na yun. Hindi ko na po papangalanan. But kung sino man po ang makapanood nito, klase ko dati. Kung sino man po, bahala na po tayo. Kung susumbong niyo ako at baka mayari ako nito. But yun, yun nga, may mga professor na talagang ganito. Siguro sa mga communications, yan, sa mga BS communication dyan, na sila nag-report, siyempre, apart yun ng sa mga engineering, yan, like me, an engineer. No? So, yun, may mga professor talaga na panay pa-report lang. So, kung ganito professor nyo, talagang mag-research kayo ng mabuti. Dahil na kailangan niyan. At ito, by the way, itong mga ito, mga pagpapareport ng professor ito, magagamit niyan. Kasi, ako, personally, talagang thankful ako na may ganito kung naging professor. Kasi, kapag nag-discuss ako sa mga boss ko, yan, may talagang reporting. Kasi, di ba, pag ano ko sa mga boss, siyempre, yun, makaharap mo, kaklase mo, pero pagdating ng trabaho ka na, mga kaharap mo, boss, mga malulupit na tao, yun, no? So, talagang kaya mong humarap sa ibang tao. Kung dun pa lang sa eskwelan, na-train ka na, talagang maganda yung magiging stand mo pag nagtrabaho ka, lalo na kapag yung boss mo, mahilig magpaano ng report, magpapasa ng report, no? At pag-uusapan natin ngayon sa mga susunod na araw. So, yun, talagang bibilib sa iyo yung boss mo. Diba? Kasi marunong kang humarap sa ibang tao. Kaya, kung may ganito kaming professor, nakakainis, pero magagamit mo rin pagdating ng panahon mo. Yun.
And John, yung next natin sa mga uri ng professor, yung siyang tinatawag kong eliminator. Eliminator. Ito yung mga uri ng professor na hindi sila terror. No? Hindi sila terror, pero napaka-terror ng exam. No? Yung tipong, kung halimbawa papasok kayo ng 40, tapos meron yung 2, di ba may mga ganong subject, termo 1, termo 2, basta yun, may mga 2-2, may ano, parang, ano ba tawag dito? Basta yun, ikarugtong siya, may credit siya, kailangan mo matapos yun para makuha mo yung higher level ng subject mo yun, parang matapos yun eh. Yung comment down below kung ano yung sikat ako. So, kung ba, yung parang termo 1, thermodynamics 1, thermodynamics 2, no? So, yun. So, kung halimbawa sa termo 1, papasok kayong 40, parang sinabi ko na rin kung sino sa professor na to, ah. Yun, no? So, kung papasok kayo ng unang subject na 40 kayo, pupunta kayo sa susunod na subject na alas ano na lang, 3/4 na laga sa inyo. Yung iba, pag nararamdaman nilang babagsak mo sila, ay nag-withdraw na, nakukun na sa summer. Yung iba talagang pinipilit, kaya lang pagdating ng ano, talagang wala, ang hirap talaga ng exam. No? So, ewan ko kung itong mga professor na ganito ay natutuwa sila na ganun, o parang proud sila na bumabagsak yung mga estudyante nila, kasi lalo na kapag yung mga veterano na na professor, talagang ewan ko kung trip lang nila magbagsak, o meron silang hinanapit sa subject na yun, na bumagsak sila dati nung nag-aaral sila. Kaya ngayon gumaganti sila, no? So, yun. So, yun, di ba? So, kung mapapansin nyo, natigil po yung ano, dahil tinawag po ako ng aking mother dear, dahil may ibinilin niya. Medyo nag-positive. So, ano ba, no? So, yun. But kung yun nga, kung meron kayong ganitong professor, medyo talagang magsunog kayo ng kilay, kasi lalo na kapag may ano po, mga 4 credits, ganyan, 10, lalo na pag malaki yung credits nito, nakaw! Napakahirap mong magsak at napakahirap din habulin ng mga subject nyo. Kaya, kung ako sa inyo, kung ganito yung professor nyo, talagang i-boost nyo na lahat ng lakas nyo para pag-aralan yung subject nyo. Diba? Dahil for the future. And yun. And yun. Yung next natin sa mga uri ng professor is yung tinatawag kong Puffon. Yan. Puffon. Ito yung mga uri ng professor na di ba sa mga ano, sa rules. Ewan ko kung lahat may ganito. Pero sa rules, kapag mga 1/3 na ng oras, wala pa rin yung professor, pwede ka nang umalis, diba? So, mangyayari, wait lang. Ayan. So, mina na kasing ilaw ko eh. So, yun. Mangyayari nito, mga, diba, mag-1 hour, ay, limbawa, 3 oras, mga, ilamang 1/3, isang oras, yun. Mag-iisang oras na, pwede na kayong umalis. Tapos, biglang darating yung professor na to. Nakakaasa pala yung late. Almost 1 hour. Yung aalis ka na yun. Nakapag-ayos ka na ng bag, nakapag-ayos ka na ng gamit mo, tapos biglang darating. Di ba? Ang pinakamalupit pa dito, itong mga gantong professor, yung talagang papol talaga. Di ba? Ngayon, mag-aano ka. Siyempre, yung ginagawin ka ng madalas eh. So, sa susunod, hindi ka na mag-prepare. Hindi ka na mag-aano umalis. No? Ang mangyayari naman ngayon, no? So, hindi ka na nagpa-prenomalis. Hindi naman siya darating. Di ba? Nakakaasap talaga. Yung kapag in-expect mong hindi siya darating, bigla siyang darating. Pero kapag in-expect mong darating siya, hindi naman siya darating talaga. Nakakainis yung mga ganito. Yung sayang yung oras niya. Di ba? Nakaupo pa lang doon, laro-laro pa. Kung ano yung pinagagawa ng mga klase mo para lang maubos yung oras kasi na-expect yung ano. Tapos, hindi naman darating. Di ba? Malapit sana kung yung tickets sa president o sa kung sino man yung ang tawag dito? Yung representative mo. Pero wala.
walang text na kahit ano kung darating o hindi, nakakainis. No? Buti pa yung ibang professor, kukunin yung number, tapos kapag darating o hindi, magte-text. So, kaya lang itong mga pa-call na to, eh, talagang wala, talagang pa-call. Pa-call. Talagang pa-call. Nakakaasam yung mga ganyang, ano yun, no? Nakakarindi. No? So, kung halimbawa, yun, lalo na kapag yun na yung huling subject nyo, tapos wala na kayong ibang subject pagkatapos noon, tapos nag-ubos ka na ng oras, sana nag-walk, nag-lakwatsa ka na lang. No, kaya umuwi ka na lang bahay, natulog ka na lang, di ba? So, nakakainis talaga. So, comment nyo down below kung meron kayong professor na ganito. No? Ang sarap dagukan. Sarap dagukan itong mga tayo. Eh. So, ang kaway-kaway sa mga professor na ganito, di ba? And then, huwag po kayo magalit sa akin yung I'm stating the facts. And yun. And yun. Yung next natin sa mga uri ng professor is yung tinatawag kong buy to survive. Buy to survive. Ito yung mga uri ng professor na ang hilig-hilig magpabili ng kung ano-ano. No? Pabili ng libro, pabili ng mga materyales, pabili ng ganito, pabili ng ganyan. Kapag wala kang ganito, babagsak ka. No? At ang malupit pa dito, itong professor na to. Itong professor na to, nagbi-business lang pala. Diba? Kung halimbawa, may ganito siyang binibenta. Halimbawa, ballpen. Yan, may ballpen. Para masyado kang muna. Calculator. So, meron siyang tindahan ng calculator. No? Kapag hindi ka bumili sa ng calculator sa kanya, mas mababa yung makukuha mong grade kumpara dito sa bumili sa tindahan niya. So, wala kayong choice kundi bumili sa kanya. No? Lalo na kung halimbawa meron ka ng existing. No? Pero tapos pinakita mo, hindi yan magsasalita. Pero makukuha mo na lang sa grade mo, mas mababa kumpara sa bumili na calculator sa kanya. Diba? Or sa kung ano mang bagay. No? So, ibig sabihin, kung gusto mong pumasa, kailangan mong bumili at papatayin ka yung aso sa baba. Nakakainis sa naman itong akong to, aso na. Kaw na kaw. Laging kumakahuli na pag nag-vlog ako. Narinig yata ako eh. No? So, balik tayo doon. No? So, kung gusto mong pumasa, eh, kailangan mong bumili ng materialis sa kanya. No? So, kung kahit na bagsak-bagsak ka sa exam, pero consistent kang bumibili ng mga kung ano-anong bagay sa kanya, eh, talagang papasa ka kahit ayaw mong bumasa. Basta bumibili ka, kaya lamang dito yung mga maraming pera. Yung mga mapeperang mga estudyante, lamang talaga kayo. No, lalo na kapag ang binibili niya sa kanya, eh, talagang yung mga mahal, yung mas mamahalin na gamit, eh, talagang kao, sure pass na. No, hindi nila kailangan mag-effort. Kailangan nilang bumili. No, so, ang lugi dito, yung mga walang pambili. Diba? Yung hindi afford na bumili ng, ano, ng materials kasi nga, mahal, diba? So, ganoon talaga ang buhay, but kung gusto natin pumasa, kailangan talaga natin sumunod and sa mga professor na ganito, ang tip ko lang sa inyo eh magturo kayo ng maayos. Diba? Alam naman natin pare-pare naman lahat ng gusto kumita eh. Pero wag natin dayain yung mga estudyante. Kasi mga magulang niya nangihirap din para kitain yung perang pampaaral nila. Tapos kayo, para lang makapasa, eh, kailangan yung dayain, bumili sa inyo, diba? Hindi ba kayo nakukonsensya? Diba? Diba? Sa mga professor na ganyan, kaway-kaway sa mga ganyan. Mga ganyan. Sana mapanood dito, itong part na to. No? So, para tamaan kayo. Diba? So, kawawa naman din po yung mga estudyante. Diba? So, kung ang passion nyo, pagtuturo talaga, ay magturo po kayo. Pero kung ang alam nyo eh, sa pagtitinda lang, hindi magtinda na lang po kayo ng mga school supplies ng mga estudyante. Diba po? Para everybody happy. Pabalik din ko sa inyo yung pandarayan. Diba? So, yun. And, yun. Yung next natin. Yung next natin sa mga uri ng professor, siya tinatawag kong one of the guys. Yan. One of the guys. Yung mga uri ng professor na nakikitropa-tropa sa mga estudyante. Diba? Ito yung mga uri ng professor na
nakikiblend yun. So, kapag naglakad sa hallway, hindi mo mapapansin na yun na pala yung professor nila. Although, kung hindi mo talaga kilala, diba? Although, kung makikilala mo, makikita mo talaga na yung professor yun. But kung hindi mo kilala, nakikiblend yun lang. Kung minsan, napapalimutan sila ng mga estudyante, syempre, lalo na kapag ang subject niya ay mahirap, yan, no? So, kung malaki yung credits, talagang pinatropa-tropa yan. No? So, kung kayo may mga professor kayong ganito, eh, samantalino na, mga tropa kong doon si Dante. No? Kung nakikitropa-tropa sa inyo yung professor nyo, eh, hindi na. Lalo na kapag, nabalik, siyempre, pwede kayo makibalita sa mga higher levels, eh, sa mga higher years. No? So, pag binigyan kayo ng tip na tropa-tropahin nyo lang, eh, alam nyo na. Alam nyo na yun. And then, may mga ewan ko, may mga professor na, meron ako na yung professor dati na hindi ko napapakalanan. So, mahilig siya sa chess. So, kapag hinaman mo na siya ng chess, hindi niya matuturo. So, yun, kaya marami akong mga klase na hinahamon na lang siya ng chess para hindi na magturo. And then, pumasa naman. Ba't talaga ang galing ng professor nung bilim ako dun? Nag-top yun sa mechanical engineer. Yun, 1991. Konti na lang, ibigay pangalan. So, yun, bata talaga, napakadaling yun sa maraming bagay. Yun, and napakatalino. Kumbaga, parang ina-enjoy nyo lang yung pagiging professor. No, but, yun nga, kung mas maganda talaga kung magiging tropa yung professor nyo para hindi kayo mahirapan sa pumasa o kaya kung tagnilig kayo, eh, mapapakiusapan nyo, di ba? So, maging mabait tayo sa mga professor nyo. Ay, maging mabait kayo sa mga profesor nyo kasi kapag kinalaban nyo yun, siguradong masisira o madidilig kayo sa pag-graduate. Diba ngayon, ano ba, April? No? So, graduation. Machasa? Diba? Ay, April, May, yung mga graduate. No? So, lalo na kapag nasa graduating years na kayo, eh, ay, sayos nyo na yung buhay, yung konting sipa na lang, eh, gagraduate na kayo, eh, ayusin nyo na. Diba? Para wala na tayong maging problema. So, maganda rin kung matatropan yung profession nyo para everybody happy. And yun. Thanks for watching for today's video. And I really know na talagang maraming nakarelate dito sa topic na to. And talagang kulit ng aso, kahon ng kahon, nakakaasap. Hindi ko alam kung nag-review niya ako ano, pero nandito ako sa taas eh. No? But, yun, sa mga nakarelate ng mga estudyante, mga college student yan, tropa ko na college student, comment nyo down below kung ano mga experience nyo, mga naging experience nyo, or sa mga kahit mga graduate na, di ba? So, alam ko naman na nung college days, marami kayo na-experience. So, comment nyo down below, no? Malay nyo magkaroon ng part 3, part 4, part 5. So, iba-iba eh. Iba-ibang mga experience natin sa mga professors natin. But, yun nga, sila yung nag-guide sa atin. Diba? Sa kung ano man yung mga na-achieve natin ngayon. So, kung naging successful tayo sa business, sa career, merong part dyan yung mga professor natin. And, mag-thank you tayo sa kanila kahit na sumasimple yung bagay lang. So, may contact ka o kaya may time ka na pumunta ng school, hindi natin maalam na yung ano mo, di ba? Alam na yung school mo, pumunta ka doon, kamusta yung mga professor nyo, kahit hindi na kayo ulit ng professor nyo, punta kayo tapos hindi naman kayo papalayasin nila, hindi kayo kakausapin kasi, di ba? Hindi naman sila ganun. So, talagang hindi naman din sila maghahabol na mag-thank you sa inyo. But, kasi siyempre, yun yung pinili nilang profession. Iba yung magturo. So, kung kayo naging successful sa buhay, o kahit hindi naging successful, basta meron lang kayong nakagraduate kayo, salamat tayo sa mga professor natin. Kasi, sila yung nagtsaga. Isa sa mga nagtsaga sa mga utak natin na talagang pinapasok nila. Although, kahit yung mga professor mong nakakabisi, di ba, meron kang matututunan din eh. Di ba? Yung
inin mo na dapat gawin yung ganung bagay kasi alam mo nakakainis. Diba? Yung mga bagay na ginagawa nila na nakakaasar, eh, huwag mo na gawin. Yung mga ganun, diba? You turn your, the negative, their negative sides to your positive. Diba? So, kung may nakita ka man na hindi maganda sa mga pinagagawa nila, eh, huwag mo nang gawin. Diba? O kaya, ituro mo sa iba na mali yun at hindi na dapat tularan. Diba? So, yun, sa mga professor ko nung college, sa mga teacher ko nung high school, elementary, I salute each and every one of you. Nandito ako dahil tinuruan niyo ako na kahit na hindi niyo ako kilala, may nagturo kayo. And marami akong natutunan sa mga buhay-buhay. Yan, sa, hindi na sa academics eh. Sa mga buhay-buhay. Yan, so na-i-apply ko ngayon sa career ko bilang isang professional. No, professional, no, registered. Yun, yan ako na. I'm a registered mechanical engineer ko at tropa ko. Yan. So, ano na, for 6 years. Yeah. I'm a registered mechanical engineer for 6 years. And nagagamit ko naman siya sa profession ko ngayon. No? So, yun, thank you sa mga professor ko na nandiyan, nagtsatsaga, at sumusuport sa mga kaanuhan ko dati. Sa mga kalokohan namin dati, mga kaklas ko. No? So, yun, and shout out sa mga kaklas ko noon. Sana mapanood itong video na to at magkocollab tayo. Ewan ko lang sa inyo kasi mga busy kayo sa buhay-buhay nyo. And, hindi pala, ako rin pala, busy rin pala ako. So, hindi masyado magkatagpo-tagpo yung mga ano namin. But, hopefully, one day, one of these days, magkakulab-kulab kami at gumawa kami ng YouTube video dito sa channel ko. And, miss you guys. Miss ko na rin yung mga professors ko. Hindi ako masyado nakakapunta sa ano. Sa PUP, Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa. No, doon ako sa aning College of Engineering and Architecture, SEA. No, so, sa mga makakapanood ng PUP yan dito, para malay nyo, makapunta ako dyan. No, pagdating ng araw na yun. Pagdating ng araw. Hindi na busy. So, yun, thanks for watching again and don't forget to like, share, subscribe and click na rin yung bell button para sa aking daily vlogs na para ma-click kayo sa aking daily vlogs and yun, konting tiis na lang maano ko na ang English only please channel sana ngayong week post ko, no? So, maybe this week ma-post ko and yun, para ma-challenge natin ang Jamil. Diba, no? So, yun, tuloy-tuloy lang tayo. And, palaganap natin ang dati cool fever na ngayon ay sinat pa lang. But, eventually, kakalat na sa buong Pilipinas. And, palay nyo, sa buong mundo, diba? So, yun, see you when I see you, and bye-bye!